Hello mga bata! Ako nga pala si JR. Ako ang nakatatandang kapatid ni Jem. Hello mga bata! Ako nga pala si Jem, ang nakakabatang kapatid ni JR. At syempre, yung mas pogi. Anong mas pogi? Ang panganay kaya ang mas pogi? Mas talented pa at saka mas magaling. Uy! Yan ka na naman, ginagamit mo na naman pagkapanganay mo. Siyempre. O kaya paborito ni Mama. Hep, hep! Tama na yung pagkatalo yung dalawa. Ano ba kayo? Hmm? Kasi si Kuya po eh, lagi po akong inaaway, tsaka lagi akong gustong lamangan eh. Ha? Ikaw nga yun, ako na naman sinusumbong mo. Ay nako, kayong dalawa talaga. Hindi maganda nag-aaway at nagtatalo kayo, mga kapatid. Hindi dapat ninyo itinuturing na karibal o kaaway ang isa't isa. Bilang magkapatid, dapat nagtutulungan kayo at hindi naglalamangan. Hindi dapat kayo nag-aagawa ng mga bagay-bagay. Alam ninyo, meron akong ikukwento sa inyong dalawa. Yan. Alam nyo, meron akong ikukwento sa inyong dalawang magkapatid na nasa Bible rin. At gaya ninyo, puros pag-aaway at paglalamangan din ang ginagawa nila. Kaya makikinig kayong dalawa. Pero bago yun, mag-pray ka muna, Jem, para sa ating panimula. Sige po. Mga bata, tayo ay umuko at tayo ay manalangin. Panginoon, inang mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na inibinigay sa amin. Maraming salamat po at kami po ay makakapag-aral muli na inyong salita. Bigyan niyo po kami ng talino at ng gabay sa aming pag-aaral upang maintindihan po namin ang aming lesson. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Isa pa mga bata, Roma 12 verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Binasbasa ng buong pamilya si Rebecca. Pagkatapos, naghanda na siya at ang kanyang mga utosang babae para sa kanilang paglalakbay. Sumakay sila sa mga kamelyo. Naglakbay sila kasama ng mga alipin ni Abraham pauwi sa Canaan. Nang panahong iyon, nasa bandang timog ng Canaan si Isaac. Nalulungkot pa rin siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang takip silim na, naglakad-lakad siya sa bukid. Maya-maya, may natanong siyang paparating ng mga kamelyo. Natanaw rin ni Rebecca si Isaac. Bumaba siya sa kanyang kamelyo at tinanong si Elizar. Sino ang lalaking iyon na papalapit sa atin? Siya ang amo ko. Kumuha si Rebecca ng belo at tinakpa ng kanyang muka. Ikinuwento ni Elizar kay Isaac ang lahat ng nangyari. Dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ng kanyang ina.
Sila ay naging mag-asawa. Minahal ni Isaac si Rebecca at ito ang nagbigay kaaliwan sa kanya sa pagkawala ng kanyang ina. Lumipas ang maraming taon, hindi magkaanak si Rebecca, kaya idinalangin siya ni Isaac. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. Nagdalang tao si Rebecca at kambal ang kanyang dinadala. Kaya lang, habang nasa tiyan pa niya ang mga sanggol, nagtutulakan na ang mga ito. Sabi ni Rebecca sa Diyos, "Bakit naman po ganito ang nangyayari sa akin?" "Dalawang magkaribal na bansa ang nasa sinapupunan mo. Ang mas bata ay magiging malakas at ang panganay ay magiging alipin ng lusot." Nang manganak si Rebecca, ang unang sanggol na kanyang iniluwal ay mabalahibo at mamula-mula ang kutis. Tinawag nilang Isaw ang bata. At ang ikalawang sanggol ay ipinanganak na nakahawak sa sakong ng kanyang kakambal. Pinangalanan nila itong Jacob. Nang 15 taon na ang kambal, namatay ang lolo nilang si Abraham. Inilibing siya sa kuweba ng Makpela kung saan nakalibing si Sarah. Minana ni Isaac ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Paglaki ng kambal, naging husay na mga ngaso si Isaw. Lagi siyang nasa parang. Si Jacob naman ay tahimik na nasa bahay lang. Paborito ni Isaac si Isaw, pero si Jacob ang mas mahal ni Rebecca. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng buto ng sitaw, umuwi si Isaw mula sa pangangaso. Gutom na gutom siya. Sabi niya kay Jacob, "Pahingin naman niyang niluluto mo. Bibigyan kita nito kung bibigay mo sa akin ang karapatan mong bilang panganay na anak." Mahalaga kasi noong panahon na iyon ang pagiging panganay na anak. Ang panganay ang tatanggap ng basbas ng ama. Basbas na galing sa Diyos. Siya rin ang magmamana sa karamihan ng pag-aari ng kanyang ama. Kapag namatay ang ama, ang panganay ang papalit sa kanya bilang pinuno ng kanilang pamilya o angkan. Pero ang sabi lang ni Isaw kay Jacob, "Sige, mamamatay na ako sa gutom. Aanhin pa ang karapatan ko bilang panganay." Sumumpa si Isaw. Ibinigay niya ang kanyang karapatan kay Jacob. Binigyan naman siya ni Jacob ng tinapay at gulay na niluluto niya. Pagkakain nito, umalis na si Isaw. Para sa kanya, iyon lang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay na anak. Dahil sa ating napakinggan, na-realize ko na hindi natin dapat inaaway ang ating mga kapatid. Dapat minamahal natin sila at hindi natin sila tinuturing na kakumpetensya. Tama ka dyan, Jem. Hindi dapat tayo tumulad kay Jacob na ninais ang kinin kung ano ang karapatan ng kapatid niya na si Isaw. Kung matatanda ninyo na hingi ng pagkain si Isaw sa kanya at alam niyang gutom na ito, dapat binigyan niya si Isaw ng pagkain nang hindi humingi ng kapatid. At katulad naman ni Isaw, dapat hindi natin pinapamigay basta-basta ang ating karapatan dahil ito ay napakahalaga at dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Kaya naman mga bata, lagi ninyong pakakatandaan ang bawat magkakapatid ay may kanya-kanyang responsibilidad. Kahit papanganay, middle child o bunso, lahat tayo ay espesyal at mahal ng ating mga magulang. Kaya dapat iwasan ang lahat ng kahit anong uri man ng inggitan o lamangan. Maasahan ba namin yan, mga bata? Mabuti naman kung ganun. Sige, mga bata. Tayo ngayon ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga puso. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin patungkol sa inyo po sa ita. At maraming salamat po na pinakita niyo po sa amin na dapat mahalin po namin ang aming mga kapatid at ang aming pamilya. Amin pong hinihiling, tulungan niyo po kami na mahalin at lalo pong pahalagahan ang aming mga kapatid at ang aming pamilya. Tulungan niyo po kami na may apply ito sa aming pang-araw-araw na buhay at kami po ay magkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Maraming salamat po sa aming natutunan in Jesus' name. Amen. Yan, sige nga. Kung talagang bali na kayong dalawa, mag-hug nga kayo.
Di ba mas masaya pagka magkakaayos? O paano mga bata? Kita-kita na lang ulit tayo sa next episode. Hanggang sa muli, paalam!